Diyos? Kung hindi tayo nakikipag-fellowship sa ating mga kapatiran, ikinatutuwa kaya ito ng Diyos? Isang TV documentary about a lady whose husband left her a tremendous fortune, and then nung namatay yung kanyang anak, she began building a great mansion. At naubos ang kanyang panahon doon sa mga bagay na yun. Panay ang tatawag niya sa mahuhusay na designer, karpintero, kaayos lang ng hagdanan, ipapagiba niya ulit, ibang klase na naman, bedroom, mga door, mga windows, pinapapalitan niya lahat. Sabi nga, there were great stairs and doors that lead nowhere. So he spent millions of dollars on that house. Pero dumating din po yung panahon na siya po ay namatay. Kaya po ang sabi ko, what a waste to dedicate one's life to such a worthless endeavor. Ano po makikita natin doon? Nag-i-end minsan yung buhay ng tao sa kawalan. Hindi nakita ng tao na ang bibilangin lang sa atin ay kung ano ang ginawa natin kay Kristo. Tama po ba? Tama po ba? Bakit po? All men will stand before God and give account. So the man who lives his life rejecting God will stand at the great white throne judgment. It is, or it will be a great loss for him. While the man who lives under the will of God will receive reward. So makikita po natin na ang mga tao, hinahanap po yung abundant life na ito dito sa mundong ito. Kaya marami po ang nagpapakahirap. Sabi nga, there are so many people who have given their lives to building businesses, working for a house, working for a car, working for a boat, and seeking all kinds of pleasure. But at the end, and this is the point, it is the only what we did for Christ comes. Ano lang yung ginawa natin kay Kristo? Yun lang. Yun lang pala. Di po ba? Kaya ipinapakita, ano yung kahalagahan ng fellowship? Another one, some see it in religion. Religion. Okay. Religion comes from man's imagination. Okay? So there are lots of religious people now in hell at this very moment. Don't you know that? Naniniwala pa kayo doon? Naniniwala po ba kayo doon? May mga pagkakataon na marami po ang nabibigo, marami ang pinanghihinaan ng loob sa mga reliyon. Bakit po? Hindi nami-meet yung kanilang needs. Bakit po? Ano ang unang-unang pangangailangan? Ano pa? Pagkain. Ano pa? Shelter. Well, basic na basic. Pinag-aaralan po yan sa eskwelahan. And you're good. But you know what? What is the first and foremost na kailangan ng bawat tao, kiputi, kiitim, kilinaw na tao? Ano po ang kailangan natin? Ha? Pagkain. Talaga, puro pagkain. Ano ba yan? Ano po? Anong kailangan natin? Ang magkaroon tayo ng tamang ugnayan sa Diyos. Ang magkaroon tayo ng relationship with our God. How will we commune to Him kung wala po, hindi pa develop o buo yung ating pakikipag-isa sa Kanya? Bakit po tayo napapagal ng kahanap ng salapi, kahanap ng kakainin, kahanap ng maraming bagay sa mundong ito? Kasi tinitignan natin ang mga bagay na ito ang prioridad sa ating buhay. Nakalimutan natin na ang unang-una nating kailangan ay ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Tama po ba? So sabi ni Webster, Webster says that religion is belief in a divine power or powers to be obeyed and worshipped. Tama naman. Tama po ba? Kaya napakaganda ng account sa Book of Acts chapter 17 nung si Apostol Pablo po ay naglalakbay. Nang dumating siya sa Athens, nakita niya na itong mga taga-Athens ang dami-daming winoworship na Diyos. Tapos meron pa isang kwadro doon na parang naghihintay
hintay pa. Kasi ang nakalagay doon, to the unknown God. At yun, sinaman talaga ni Apostol Pablo para ipakilala sa mga taga-Athens na yung Diyos na yun na hindi nila nakikilala, yun yung talagang kanilang kailangan. Imagine that. Kung paano magbigay ng opener ang Panginoon para ipakilala niya ang kanyang sarili. So bakit po? Kasi halos lahat ng tao sa reliyon namimili. Bukas nasa ganito, bukas nasa ganong reliyon. Sa isang buwan nasa ganong reliyon. Kaanib sa ganitong reliyon. Minsan born again Christian na, mapapalitaan mo umanib na sa ganong reliyon. Pag tinanong mo, brother, bakit ka nabalipat sa ganyan? Kasi napakaganda ron, pastora. Kapag hindi mo pala gusto ang napamasama mo dito sa lupa, pwede kang mag-request kay Lord kung pagdating sa langit. Oh, sinong aamin to? Kaya ang sabi, religion is belief in a divine power or powers to be obeyed and worshipped. Kasi likas sa atin bilang tao na naghahanap lagi ng isang persona na above sa atin, na hahanaan natin. Kaya ano pong ginagawa natin kapag nakakuha tayo ng ganun? Winu-worship natin. Gagawa pa natin ang imahin para sambahin. Hinahangaan natin, di po ba? Furthermore, ano pong sabi ni Webster, religion is the expression of belief in conduct and ritual. And that's the heart of religion, conduct and ritual. Gustong-gusto ng mga tao, maraming ritual. Nai-enjoy ang tao pag maraming activities. Kaya sa world again, maraming hindi nag-i-enjoy. Am I right? Pero ano po ang sabi? Sabi doon, fellowship is not having a better time, it's not more fun. Kung meron pang mga palaro, kung meron pang mga kasiyahan, kung meron pang ibang activity yung ginagawa, tayo ang nagdagdag noon, hindi ang salita ng Diyos. Amen po ba? So ang sabi doon, conduct and ritual, which is a work-based religion, trying to earn or merit faith, God's favor. Ano ba po yung sinisikap nila makuha? Yung favor ng Diyos. Na sa pag-aakala nila, sa pagpapakabuti nila, sila po yung tatanggapin sa langit. Kaya sa pagpapakabuti, maging sa mga maliliit na bata, at lagi natin sinasabi, oy, be good, para umakit ka sa heaven. Tama po ba? Yung pagpapakabuti and ritual. So dito po makikita natin from the book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na sabi doon, for by grace are ye saved. Sa pamamagitan daw po ng ano? Habang. Through faith and not of yourselves. It is a gift of God. Not of works. Yes, anyone should boast. Para wala daw po ano, ipagyabang ang tao. Alam ng Diyos, mayabang ang tao. Tingnan niyo katabi niyo. Nayakin to me. Mayabang po ang tao. Palalo ang puso ng tao. Di po ba? Kaunting bagay, kaya kaagad na ipagmataas. Kaya kahanga-hanga yung mga tao, maraming katangian, pero makikita mo, low profile lang. Diba? Kaya ang sabi, by grace we are saved. Hindi dahil pagaganda ang ginagawa mo, hindi dahil sa'yo yung 12 electric fan sa loob ng church, hindi dahil sa'yo yung aircon, hindi dahil sa'yo yung mga upuan, inuupuan namin ngayon. It's not because of that. Kaya nga ang sabi, none of yourselves, none of your good works, it is by grace, through faith. Claro. So meron na tayong dapat ipagyabang sa ating reliyon. Ano po ang sabi ni Santiago? Okay. Open your Bible in the book of James, chapter 1, beginning 26 and 27. Sa James, Santiago po yun sa Tagalog. Okay? Kung inaakala nino man na siya'y talagang religyoso. Okay. I'm reading from Mabuting Balita translation. Kung inaakala nino man na siya'y talagang religyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, tinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagka-religyoso. Kaya nakakahiya din pala pag tayo lang pigil ang dila. Tama po ba? Sino po dito'y madalga?
Sino, meron ba? Walang pigil. So, minsan tayo, parang napaka-religyoso natin, di ba? Bitbitang Biblia. Talagang every Sunday, perfect ang attendance, papunta sa church. Laging nasa mga fellowship. Pero wala namang pagpipigil sa dila. Wala rin po walang saysay yung pagka-religyoso natin. Verse 27, ganito ang pagka-religyoso na minabarapat at kinalulugda ng ating Diyos at Ama. Ang tulungan ang mga ulila at mga babaeng palo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahahawa sa kasamaan ng sanlibutan nito. Yung pala yung totoong pagpapakareligyoso, tumulong sa mga nangangailangan, unang-una sa mga babaeng palo na walang inaasahan. Tama? And then, ang ingatan ang sarili na hindi mahawa sa kasamaan ng sanlibutan nito. Eh kahit ikaw ba yung relihiyong pinagmula ng ganito at ganyan, kung walang pagpipigil ang dila, nawawala ng saysay. Kung hindi tayo marunong tumulong sa mga nangangailangan, nawawala ng saysay. Kung hindi natin iniingatan yung ating sarili at hinahayaan natin tayong marumihan at mahawa ng kasamaan ng sanlibutan ito, wala rin saysay. Gaano man karelihiyoso ang ating physical appearance. Gaano man kalaki yung relihiyong ating kinakaaniban. Kaya lagi natin tatandaan, wala tayong pwede ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Tama po ba? By grace we are saved through faith. So ano pong ipinapakita ni Juan? John is not telling us about religion, but of truth, life-changing salvation. Okay? Life-changing salvation. Gusto-gusto ng Diyos na tayo po ay baguhin. Bakit? Doon sa pagbabago na yun, nalakip yung abundant life na ipinangako ng Panginoon.